Hello, good morning, good afternoon, good evening, san man sulok ng mundo. This is Alvin J. Martinez Vlog. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. Just hit the notification bell para po lagi kayong updated sa aking mga uploaded video. So, our content for today is isha-share ko po sa inyo kung bakit po minsan or kadalasan na i-experience natin ang pagkakaroon ng hair loss. At paano po ito maiiwasan, which is i-share ko po sa inyo yung anim na paraan at iba't ibang uri ng pagkakaroon ng hair loss. So stay tuned and relax, and hopefully sana makatulong ito sa inyo, at itong content ko to ay sana ay mabigyan kayo ng kaunting information or a little bit idea para po maiwasan natin ang pagkakaroon ng hair loss ng ating mga buhok. So, not only for a woman, especially, of course, for a man also. So, tara guys, simulan na natin ang pang number one. Ang ating pang number one ay ang hair fall, which is, it contains, para maiwasan po yan, ang fenugreek. Ang fenugreek, guys, is as Indian sub-condiments na a little pieces na matatagpuan sa India. At i-co-confine mo po yung olive oil para po maiwasan ang pagkakaroon ng hair fall, and then mix it together, then apply it in your hair for almost overnight to prevent hair fall. I think guys, if gagawin nyo yan, I think magiging mabisa yan para maiwasan natin yung paglagas ng ating buhok, kasi alam naman natin na nalalagas ang ating mga buhok sa mga ginagamit nating mga hairspray, hair gel, and of course yung mga shampoo na rin na hindi hiyang sa ating ulo or sa ating buhok. Kaya na-experience natin ang pagkakaroon ng hair fall. Kasi which is ang pagkakaroon po ng hair fall is not only siguro dahil na rin sa kulang tayo sa ating katawan ng mga fruitin na nagpo-protekta sa ating fruitin, vitamins or minerals na nagpo-protekta sa ating hair para ito ay malagas. So ayun po yung ating number 1. Ang ating pang number 2 guys ay ang dandruff. Ang alam naman natin na pagkakaroon ng dandruff, even me, I have been experienced a lot of days or even when I was in the Philippines na-experience ko yung pagkakaroon ng dandruff. Which is, I think ang pagkakaroon ng dandruff is yung ginagamit din nating mga shampoo, hair gel like that. Kasi yun ang na-experience ko based on my experience. Kaya nagkakaroon ng dandruff. So, but now, I've tried this one. Sa maniwala man kayo o hindi, I tried this one. You should combine the lemon with a coconut oil. Combine it together. And of course, apply it in your hair. Apply before you wash or before you take a bath, and alam ko na mawawala yan kasi ang pagkakaroon ng dandruff is hindi ito maganda sa personality ng isang tao, kasi alam naman natin na ang dandruff ay nakakaabala na rin, kasi syempre alam naman natin na minsan tayo naman talaga is masyado tayong health conscious, and alam naman natin na masyado rin tayong pinaprotektahan natin yung sarili natin, kasi syempre bilang isang lalaki or isang babae, nakakadismaya na makita mo yung isang tao na magkaroon ng maraming dandruff, which is naglalaglagan pa siya sa damit, lalo na pag ang damit is kulay itim. So ayun po yung mapapayo ko guys, gumamit po kayo ng lemon and coconut oil, i-confine nyo po yung dalawang yon, and then i-apply nyo din po siya bago po kayo maligo. At pwede nyo rin po siyang i-apply after nyong maligo para po mawala po yung mga dandruff natin sa ating ulo. So, ayun po yung ating... So, dadako naman tayo guys sa ating fang number 3, which is ang split ends. Ang split ends guys ay hindi lang po girls ang kadalasan nakakaranas niyan. Tayo rin pong mga boys ang nakakaranas ng split ends, which is kadalasan itong nangyayari pag magpapa-hair color po tayo.
Kasi alam naman natin na ang paggamit ng mga gamot, gamot na matapang sa ating buhok ay nakaka-damage po ng ating hair. Kaya tayo nagkakaroon ng mga hair experience dahil po sa ating mga ginagamit. Ngayon, ang may papayo ko po sa inyo guys, pag meron kayong mga split ends, lalo-lalo na po sa mga girls, is use a yogurt and an olive oil, combine it together, then apply for the i-apply po sa hair kung saan merong mga split ends. And hayaan niyo lang po siya with it 6 to 8 hours, and then after wash it or bandawan nyo po siya, and doon din nyo po makikita na effective po yung yogurt and olive oil. So, sineshare ko po sa inyo to guys, kasi ito po yung na-research ko, and hopefully sana makatulong po sa inyo na hindi naman po ako as in professional, pero I just want to share on my content yung mga beauty tips, mga healthy tips, para po maiwasan natin yung mga bagay at gusto nating maging maayos ang ating buhok. So, dadako naman tayo sa ating... Ang ating pang number 4 ay, guys, ay ang... Dry hair. Ayan. Alam naman natin na talagang as in, nagkakaroon tayo ng tinatawag na dry hair kapag hindi tayo naliligo. Diba? Alam nyo naman, nakikita nyo naman, sobrang dry na dry yung hair natin kasi hindi tayo naliligo, which is kailangan kasi, kailangan na kailangan yun ng ating katawan. Lalong-lalo na, of course, kailangan din, parang halaman lang din ng ating buhok. Kailangan natin madiligan ng tubig. So, yung mga sobrang nakaka-experience ng dry hair, at alam naman natin talaga na hindi lang po babae ang kadalasan nakaka-experience nito. Of course, tayong mga lalaki din na ang pagkakaroon ng dry hair is not normally also for the girl and also for the boys. So, ang may papayo ko guys, make one piece of banana and almond oil. Mix it together or combine it together and apply it to your hair, which is a part of a very dry. And alam ko naman talaga na mabisa naman itong paraan na to, kaya ko i-share sa inyo kasi based on not my experience, based of my friend experience, is ginagamit niya po to. Yung saging po or yung banana po is peel it, balatan, and ilagay sa maliit na platito. Durugin and ihahalo po yung almond oil, and after you mix it in, then apply to your hair, and after that just stay as long as 6 to 8 hours, and then after wash it or banlawan nyo po yun, then makikita nyo po yung effect nung banana and almond oil para po maiwasan natin ang ating dry hair. So, ayun guys, ang ating fang number 5, guys, is ang oily hair. So, di ba? Lahat naman tayo gusto natin maging shiny, shining, shimmering, splendid yung ating mga buhok. Lalong-lalo na sa babae. Siyempre, lalo-lalo pag straight hair ka, kailangan medyo shiny siya. Shiny, and alam mo yun, yung parang sinasabi nila na, ay, ang yaman, naka-fairy bond. Ganon, yung parang ganon. Pero alam naman natin na tayo ay nagkakaroon ng oily hair, which is hindi siya maganda guys, kasi pag nagkaroon ka ng pag naka-experience ka ng oily hair, kusa yan na pupunta sa iyong mukha, and nagkakaroon ka rin ng pimples, which is came from your hair. Yung pagiging oiliness niya is mapupunta yan sa mukha mo at makaka-experience ka ng mga pimples, na which is na yun din yung iniingatan natin na mangyari sa ating sa ating mukha. Kasi 'di ba, your face is reflection of your personality. Yun ang sinasabi nila. Kaya kailangan natin iwasan ang pagkakaroon ng oily hair. So, pwede tayong gumamit ng, of course, ang pinaka-famous na lemon and honey. So, pag i-mix niyo 'yun together, yung lemon at yung honey na 'yon, then apply to your hair, na which is nakaka-experience ng mga oily. So, i-apply it and hayaan natin siya ng 6 to 8 hours para
maging effective siya sa ating buhok. And after that, wash it or take a bath para matanggal or mawala yung in-apply nating lemon and honey. And after that, makikita nyo na po yung effect ng ating lemon and honey. So, dadako na tayo sa ating pang our last but not the least, and of course, ang ating damaged hair. Ang damaged hair is parang kakaroon na rin ng mga yung kabuuan ng hair fall, dandruff, split ends, dry hair, oily hair. Lahat na po yan is tinatawag natin pagkakaroon ng hair loss or a damaged hair, which is kailangan natin gumamit ng pag sinasabi kasing damaged hair, yung talagang hindi na talaga healthy yung buhok mo at kusa na talaga siyang nasisira. Ang gagamitin nyo lang po yan, guys, is use a egg not boiled, is a fresh egg, and combined with the essential oil. Ang essential oil, guys, ay pwede ang peppermint, eucalyptus leaf, or a lavender leaves, and put it together, then apply to your hair. At alam kong magiging mabisa ito, at alam ko naman na yung sineshare ko sa inyo is makakatulong para maiwasan natin yung paglagas ng ating mga buhok or pagkasira ng ating mga buhok. Kasi alam naman natin na lahat tayo ay iniingatan natin ng pagkakaroon ng magandang buhok. Which is minsan kadalasan nawawala na ito or hindi na natin napapabayaan. Lalo-lalo na sa mga kalalakihan kasi talagang nagpo-focus lang talaga tayo sa ating buhay para gampanan yung pagkakaroon natin ng obligasyon. Pero kadalasan kasi ang mga babae talaga, not to mention naman talagang as in inaano ko lang, di ko ni-emphasize, gusto ko lang naman talagang sabihin talaga na ang mga babae talaga is masyado silang aware sa kanilang buhok kasi alam naman natin na talagang sila ay talagang inaalagaan na nito. Kaya nga sila nagkakaroon ng time para magpaganda, magpa-parlor. At alam nyo na yung mga magpagupit. Siyempre, ginagastusan din para at least gumanda ang buhok. So, sa mga katulad kong mga lalaki, kadalasan okay na yun. Yung shampoo lang, tapos konting apply ng gel, punas ng buhok, okay na yun. Kasi yun naman yung talagang kadalasan na halos araw-araw na ginagawa natin, di ba? Pero kailangan din natin alagaan ang ating mga buhok. So, until the next vlog, guys, thank you so much for watching my video. And if you like it, don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe na po kayo sa aking channel para po lagi kayong updated sa aking mga uploaded video at hopefully makapag-share pa po ako ng magagandang beauty tips, healthy tips, at mga inspirational quotes sa aking content. So, until next vlog, guys. Ano ba? Nagbabakal pa ako. See you all, guys, and mabuhay! Bye!